Mula sa kalawakan, tila mas namamayani ang asul na kulay ng ating planeta dahil sa dami ng karagatan kaysa sa berdeng tanawin. Ngunit sa kabila ng napapalibutang tubig, ang 71% ng kabuuang sukat ng mundo, may 2 hanggang 3 bilyong tao sa buong mundo ang nakaranas ng kakulangan sa tubig. Ito ay isang problema na hindi lamang nararanasan sa isang lugar, kundi sa buong mundo. Sa Pilipinas, bagaman napapaligiran ito ng anyong tubig, halos 60 milyong tao ang walang akses sa ligtas na tubig at 43 milyong tao ang walang akses sa ligtas na palikuran, sa kabila ng populasyon na umaabot sa 115 milyon. Ayon sa UNICEF, ang pinakakritikal na biktima nito ay ang mga bata na wala pang 5 taong gulang, na 20 beses na mas mataas ang tsansa na magkasakit o maging peligro ang buhay kumpara sa giyera. Tanungin natin ang ating mga sarili, mayroon ba tayong ginagawa upang malutas ang problemang ito sa tubig? Taon-taon, nakikiisa ang Balibago Waterworks sa hangarin at pagkilos sa likod ng World Water Day na ginaganap tuwing Marso 22 na may layunin na lumikha ng kamalayan sa paligid ng krisis sa tubig sa buong mundo. Ngayong taon, ang tema ay Leveraging Water for Peace, o tungkol sa pagtutulungan upang balansehin ang mga pangangailangan ng bawat isa habang tinitiyak na walang magkukulang, upang gawing katalista ang tubig para sa isang mas mapayapang mundo. Naniniwala ka ba na ang krisis sa tubig ay maaaring madutas? Hindi ito imposible dahil mayroon tayong tubig sa ating mundo. Kailangan lang nating tulungan ng bawat isa na magkaroon ng akses sa mas ligtas na tubig. Kapag ating nagawa ito, ito ay magdudulot ng lahat ng uri ng pagbabago. Tingnan ang kwento ng bayan ng Victoria sa Tarlac at kung paano naging instrumento ang Balibago Waterworks sa pagbibigay ng pangangailangan sa tubig ng mga residente dito. Sa Victoria, Tarlac, bago dumating ang Balibago Waterworks, ang lokal na pamahalaan ang namamahala sa supply ng tubig. Subalit ang supply nito ay hindi sapat at hindi rin 24 oras o 7 araw. Dahil ito ay limitado lamang sa oras, kadalasan ang mga residente ay nawawalan ng tubig at kailangan mag-igib tuwing tanghali hanggang sa bumalik ito ng alas 8 ng gabi. Iilan sa mga residente ang gumagamit ng kanilang mga sariling poso o jetmatic. Ang kalidad ng tubig ay hindi tiyak dahil hindi ito sumailalim sa treatment o may kakulangan sa chlorinator sa mga pumping station. Ibig sabihin, ang tubig na ito ay hindi ligtas at malinis at maaaring magdulot ng iba't ibang sakit sa mga residente ng Victoria, Tarlac. Sa pagpasok ng Balibago Waterworks, ang proseso nito ay hindi naging madali dahil kinakailangan na i-rehabilitate ang pumping station, magtayo ng additional pumps upang mas makapagbigay ng serbisyo ng tubig sa mga lugar na wala pang akses, makipag-ugnayan sa National Irrigation Administration para sa mga NIA deep well, pag-implement ng total pipe replacement sa mga lumang linya ng tubig na nagsasanghi ng napakalaking NRW ng branch, pagkakaroon ng pipe laying projects na mas nagpadami ng kanilang akses sa tubig, at pagkakaroon ng generator sets na tumutulong na magbigay ng supply ng tubig kahit walang kuryente. Sa kabila ng mga hamon, naging matagumpay ang pagdating ng Balibago Waterworks sa Victoria, Tarlac. Dahil dito, naging malakas ang supply ng tubig at naging 24 hours, 7 days a week ang availability nito. Bago dumating ang Balibago, 6 na barangay lamang at 1,000 na consumer ang may linya ng tubig. Ngunit ngayon, ubabot na ito sa 21 barangay at 6,700 na consumer. Ang sitwasyon ng Victoria, Tarlac ay isa namang patunay na naniniwala ang Balibago Waterworks na karapatan ng bawat mamamayan ang makakuha ng ligtas na tubig at mas maintindihan din kung gaano kalaki ang ating papel sa tubig. Ikaw, ano ang iyong unang ginawa ngayong pagkagising ng umaga? Marahil ikaw ay gumamit ng tubig. Pero kung ating susubukan na isipin, ang buhay na wala ito, mahirap, hindi ba? Ngunit para sa ibang tao na walang akses sa tubig, ang buhay na walang malinis na tubig ay normal lamang. Pangkaraniwan lang sa kanila ang maglakad ng ilang oras para mag-ipon ng tubig. Tubig na posibleng hindi ligtas?
tubig na posibleng may dalang sakit. Sa ating pagtutulungan at paggawa ng aksyon sa pagtitipid ng tubig, binabawasan natin ang pagtatalo at alitan ukol sa kaligtasan nito, na nagbubukas ng landas patungo sa kapayapaan at pagkakaisa.